financial center of the Philippines and one of the major financial, commercial, and economic hubs in Asia. Ito ay ang 16th na pinakamalaking city sa bansa at ang 41st city naman na may pinakamalaking populasyon sa buong mundo. Maraming condo units, hotels, restaurants, entertainment houses at malls dito sa Makati. Kaya masasabi isa itong highly urbanized city, kaya naman marami na rin ang nag-decide mo dito na mag-settle at manirahan. Isa na si Maki dito. Si Maki ay 5 taon nang naninirahan sa Makati dahil dito nakabase ang trabaho niya. Kaya gamay na rin niya ang mga lugar dito. Pero teka, bakit parang hindi ata nakapang-work attire si Maki ngayon? Saan kaya siya pupunta? Abangan! Summer ngayon, talagang mainit ng panahon. Wala ba naisip na pwede nang gawin natin pang palamig? Kesa dito, magkakapi tayo. Hindi, tara sa Makati. Maghalo-halo at saka kumasyal nga rin doon. Halo-halo sa Makati pa? Ano ba mga gagawa natin sa Makati? Puro building. Nagbago sa Makati. It's 2018 na. Tagal mo na na doon sa Chicago. Namang maraming nagbago doon. Sige na. Bahala ka. Oh, bahala sa'yo. Pero sige, tara. Tara. Ang Ayala Museum ay isa sa mga tanyag na museo sa Makati. Dito matatagpuan ang thought-provoking art exhibits na ginawa o dinisenyo ng iba't ibang contemporary Filipino artists. Dahil dito, maraming paaralan ang napipiling puntahan ang museum ito kapag magsasagawa ng mga field trip. Taong 2013 na magkaroon ng Pilipinas Heritage Library sa loob ng Ayala Museum. Ang modern library na ito ay merong rare books, photographs, and recordings at iba pang primary sources, all both in physical and digital format. Pagkatapos ay dumiretso naman sila sa Greenbelt. Ang Greenbelt ay isang branch ng Ayala Mall kung saan ilang mga balikbayan at turista, lalong-lalo na mga foreigners, ay nagpupunta upang mag-shopping. Isang malaking mall ang Greenbelt, kaya naman nahati ito sa 6. Greenbelt 1 to 6. Sa mga high-end mall sa Pilipinas dahil
makita ang mga luxury brands na hindi mo karaniwang nakikita sa ibang mall. At ito ang dahilan kung bakit maraming mga turista ang nagsisibalikan dito, tulad na lang ni Sir John at ni Ate Zara. So sino sa kanilang dalawa ang mas madalas sa Greenbelt? How did they discover the place? Which place? This Greenbelt. Greenbelt? I learned about it from my fiance. When did we first come here? 2015? 2016. I'm just gonna repeat this. Okay. Is this your first time going here? No. Do you frequently go to this place? Twice a year. Yeah. How was your experience? And do you recommend this place to your friends? Yeah. I mean, the Greenbelt Mall. It's quite nice. There's a lot of shopping here. How did you hear about this place again? I learned about it from my fiance. Marami ring shops sa mall na ito, kaya naman i-expect mo na marami ring empleyado dito. At isa na dito si Ate Jane na 7 taon nang nagtatrabaho sa Time Me Up Buttercup. Sa loob ng 7 taon niyang pagtatrabaho sa Greenbelt, ano kaya ang mga napansin niyang pagbabago sa lugar? At kung may pagkakataon, irerekomenda niya kaya ang pasyalang ito sa mga kamag-anak at mga kaibigan? Tapos dun sa years nyo na pagtatrabaho dito, nung una po ba, ano po yung napapansin nyo nung una tas yun sa ngayon na po? Actually, from the time of 2011, medyo ano pa yung mga sales dito mababa pa. Then after a year, lumalakas naman yung shop, so lumalaki din yung sales. Pero mostly naman, hindi naman pumapareha sa dati, pero parang wala masyadong nagbago na paulit-ulit lang. Like, from the time of January to June, hindi ganun kataas. And then from the time of birth, when usually magde-December, malakas yung shop. May minimit po ba kayong quota? Actually, meron eh. Ang preferred ng office namin is 10,000 a day to 20,000 a day. Well, hindi namin yun nami-meet everyday, pero at the same time naman, minsan-minsan, nami-meet naman. Trabaho niyo po ba dito sa Greenbelt po? Ano po yung advantages nun sa Greenbelt, dun sa ibang branch? Sa ibang branch. Actually, we have only 2 shops. We have a Greenbelt and we also have a Shangri-La EDSA na mas malakas dito sa Greenbelt kesa sa shop, kesa dun sa EDSA shop. Jogging o mag-walking? Magbasa sa ilalim ng puno? O baka gusto mo lang mag-unwind at ma-appreciate ang nature? Lahat ng yan ay pwede mong magawa sa Ayala Triangle Garden. Ito ay ang 2-hectare triangle public garden and courtyard situated in the center of the Makati Central Business District. Napalilibutan ito ng iba't ibang klase ng puno tulad ng rain trees, golden palms, fir trees, kamuning at podocerpus. Kaya masarap ding mag-relax dito. Meron ding Wi-Fi hotspot, kaya naman nagiging paboritong hangout spot na nito ng mga residente, empleyado at sa mga magkakaibigan. Pre? Convince ka na ba ng bago ang Makati? Di pa rin, pre. Parang may kulang. Anong problema? Anong kulang dito? Pre, kaya na natin pinuntahan. Kaso, wala naman ni Cotinoro pagkain eh. Gugutom na ako. Oo, oh, sakto. May Little Tokyo dito sa Makati. Pwede ka ba? Little Tokyo? Masarap ba doon? Baka hindi ko trip mga pagkain doon. Baka malayo pa. Pasensya na pre, medyo maraming tanong. Talagang gutom na ako. Nalusaw na yung kinain natin kanina. Oh, bahala sa'yo pre. Masarap doon. Tara. Okay.
sushi, ramen, tempura, at gyoza. Yan ba ang mga kinikrave mo? Kung oo, then Little Tokyo is just the right place for you. Ang pangalan Little Tokyo ay nanggaling sa Little Kyoto, na tawag ng mga Japanese sa streets of Kagurazaka na matatagpuan sa Tokyo. Sa Kagurazaka ay kinaya ang designs ng Little Tokyo, kaya naman para ka talagang nasa Japan kapag nandito ka. Bago ka pa nga na pumasok, eh Japan feels na talaga kasi dadaan ka sa Serventory, ang traditional Japanese gate na nasa entrance ng compound, and following the traditional Japanese architecture, makikita mo na gawa talaga sa kahoy mga structures sa loob. Mayroong 13 restaurant seats sa Little Tokyo at ang bawat isa ay may kanya-kanyang specialty. Nakakatuwa rin dahil pati ang mga staff sa mga restaurants na ito ay nagmumukhang Japanese na rin dahil sa mga suot nilang yukata, ang traditional Japanese garment. Si Ate Gia ay isa sa mga staff dito sa Little Tokyo. Isa siyang chef. Tignan at tunghayan natin kung ano naman ang masasabi niya sa mga napansin niyang pagbabago sa lugar. Ire-recommenda rin kaya niya ang Little Tokyo sa kanya mga kapag-anak at kaibigan tulad ni Ate Jane. Oh, ang ganda dito, di ba? Kaya habang hindi pa nagiging reality ang dream holiday mo sa Japan, sa Little Tokyo ka muna magpunta if you want to experience what it's real like to be in the land of the rising sun. Ito na, nandito na tayo sa laptop ni Lamaki at CJ, ang Nuestra Senora de Gracia Parish, also known as Guadalupe Church. This is considered to be the oldest church in Makati and is one of the well-known landmarks in the city. Kaya naman, it is one of the few things that would pop up in people's mind whenever they hear the word Makati. Ang 400-year-old na simbahang ito ay isa sa mga sikat na wedding churches in Manila. Kaya naman marami talaga magkasintahan ang ninanais magpaksal dito taon-taon. Bukod doon, madalas din itong napipili na shooting site para sa wedding scenes ng commercials, teleserye o pelikula. Situated at the back of Guadalupe Bridge, ang European Baroque-inspired church na ito ay tinayo na Augustinian friars, and it was named after the miraculous image of the Virgin Mary. Sabi nila, taong 1629 nung itinayo ang Nuestra Señor, but it was slightly damaged by an earthquake kaya ginawa at itinayo ulit ito for the second time noong 1882. Ngayong tapos na ang Makati Adventure ng ating mga bida, tignan natin po ano ang masasabi ni CJ tungkol sa bagong Makati na nakita niya. Nagustuhan nga ba niya ang mga pagbabagong ito? Maraming salamat at nilipot mo pa ako sa buong Makati. Talagang ang hospitable mo talaga kahit ilan. Oh, wala ka naman, pre. Siyempre, ikaw pa. Oo nga, pre. Nakonvince mo pa ako na bago talaga mga atin dahil nag-gumanda dito. Oh, di ba? Sabi sa'yo eh. Daming pinagbago talaga. Ano? Para mapadalas din ang pasyal mo, ay nagbago ng todo ang maaari talaga. Oo nga, pre. Next week, babalik ako dito. Papasyal ko mami daddy ko dito. Ah, sige. Maganda yan. Sige, pre. Alas na ako, pre. Ingat, thank pre, you. Ha? Sige, ingat. Pre. Suabe, Maki. Di lang basta babalik si CJ sa Makati. Dadalhin pa niya ang parents niya. Eh ikaw, na-convince ka ba ni Maki? Dadalhin mo rin ba ang mga magulang mo dito? Kaibigan? Kapatid? I certainly hope so because truly, Makati is a paradise in a city.